maganda po yung topic natin ngayon. File naming your computer files. Kasi kahit na nasa loob na ng computer yung inyong mga files, minsan nahihirapan pa kayong hanapin eh. Minsan nawawala. So ang tendency, maubos yung oras ninyo sa paghahanap at ulitin ninyo o magkaroon ng rework yung inyong hinahanap. Ibig sabihin, gagawin nyo uli yung na-type nyo na. Dahil hindi nyo makita yung file nyo. Ito, ituturo ko sa inyo dito yung mga techniques na ginagamit ko para maiwasan yung mga lost files o yung mga files na na-misplace. Samahan nyo ako, saglit lang ito. Ito po yung ginagamit natin. Meron po tayong layering technique. Hindi na po natin kailangan na mag-create ng napakadaming folders sa bawat napakadaming kliyente. At ito pong topicong ito ay very good po ito sa mga accountants, bookkeepers, consultants, at lalo na dun sa mga taxpayer. So, ang layering technique po ay may layers. Yung first segment po yung client's name. Second segment, yung taxable year involved. Third ay type of BIR notice. And yung fourth, yung your communication. O, ito po yung example ng client name. Halimbawa, ang una niyong kliyente ay Emilino T. Maestro ang pangalan. So, meron siyang file name na ETM. At yung second client niyo po ay ETM Tax Agent Office. O, meron siyang file name na ETM-TAO. So, para po dun sa second layer, ang involved po kasi taxable year. Pag ino-audit ng BIR, is per taxable year. Kaya, very important na ma-identify nyo ano yung problem o opportunity na napapaloob dun sa customer na yon. Po, sa example po natin, kay Emilino T. Maestro, taxable year 2014. Ayan po yung example, -14, para po sa taxable year 2014. At para po sa ETM tao, ayan po, -15 po yung ating ginamit. Para sa type of BIR notice, halimbawa, si Emilino T. Maestro o ETM ay naka-receive ng formal letter of demand. Ang file ng formal letter of demand is -FLD. Yung ETM tao po naman, yung pangalawang kliyente nyo, ay nakatanggap ng letter of authority. So, ang file name niyan ay -ELA. So, ito po yung pagsasama-samahin na natin po yung file name ng Emilino T. Maestro, taxable year 2014, formal letter of demand. Yan po yung nasa number 1. At yung ETM Tax Agent Office, ayan po yung nasa number 2. So, siyempre, kailangan nyo pong sagutin. Pag sinagot po ninyo, halimbawa, sinagot nyo yung formal letter of demand at humingi kayo ng reinvestigation, ayan po yung sample ng reinvestigation, re-INV. So, kung pagsasamahin na po natin yung reply nyo, ETM-14-FLD-REINV. So, ibig sabihin, may dalawa kayong file. Yung isa, ETM, ito po yung unang file nyo. Dahil kailangan nyo rin pong magkaroon ng file para doon sa formal letter of demand, ito yung unang file. So, yung pangalawang file nyo, nung sinagot nyo na, ito po yung magiging itsura. ETM-14-FLD-reinvestigation. Halimbawa naman po, yung sa file na ETM-TAO-15-ELA, ang magiging answer po ninyo doon ay ETM-TAO-15-ELA-ACT. Kasi in-acknowledge nyo, sinasabi nyo sa BIR na na-receive nyo yung ELA. So, ganyan lang po. Kaya pag sinearch nyo po yan sa inyong computer files, madali po ninyong mahanap. Ano po? Hindi nyo na po kailangan ng folder. At i-invite kayong lahat. Umating po kayo ng 2-in-1 seminar natin, Trabaho at Negosyo for Accountants, Bookkeepers, and Consultant. Para po dun sa mga small time o na nag-iisip na maging big time, at para dun po sa mga startup na nag-iisip po na maging entrepreneur sooner. Ano po? At meron po ako ngayong Study Now Pay Later program. Sana makaroon kayo ng pagkakataon na ma-share po ito sa iba.
maging specialist po kayo sa taxation. May hanap buhay po sa taxation. So, ang sa requirements ko lang po, ipakishare lang po itong video na ito sa inyong timeline, email ha. I-email nyo sa 10 kaibigan nyo at i-copy permit nyo po ako, go@taxaccountingguru.com. Marami pong salamat at magkita-kita po tayo sa ating mga seminars.